Anniversary po ni Sir Ross. Ah, was that your first? Yes. As a group po. Mm-hmm. Oh, may tatanong na ako agad. Okay. Huwag ka magundo, nagsishare na sila. Huwag ka masyadong maingay. Oh. Early tape na po yung all out Sundays. Oh, nauna na yung all out Sundays na inyong nakwenta. So, kamusta yung performance? Kamusta yung experience? Kasi syempre yun yung parang isa sa mga first major na performances yung on TV, di ba? Ano po, overwhelming kasi marami pong P-pop groups din po doon na mas matatagal nang nabuo sa amin eh. So parang mga ate't kuya po namin, overwhelming po na nakakatuwang experience po siya para sa aming mga bago. Mm-hmm. Is parang nakaka-dream come true din po siya kasi lagi po kong nanonood ng AOS. Lagi po pong sinusuportahan yung pinsan ko doon, si Clifford, tas ano, lagi po talaga ako nanonood doon, simula dati pa. Tapos gustong-gusto ko talaga mag-perform. Dating audience naging performer. Yes! Clifford Sparkle Teens. Okay. At ito muna, anong pangalan ng grupo niyo? Anong pangalan niyo isa-isa? At paano nabuo ang grupo niyo? Go, start na doon. Ang pangalan po? Hindi pangalan niya. Okay. Ako po si DJ po. I'm 16 years old. Nakatira po ako sa Cebu City. Okay. And I am ano po, Uwin. 20 years old po. Nakatira po sa Cainta, Rizal po. Mm-hmm. Ako naman po si JC po. From Taguig po, 19 years old. Ako po si JM. I'm 21 years old. I'm from Cavite City. Hi, I'm Luis po. I'm 19 years old. I'm from San Pedro Laguna. Hi everyone, I'm Pan. I'm 19 years old and I'm also from Cebu. And we are 1621 BC. So ano ibig sabihin ng 1621 BC? Paano na yung pangalan niyo? So, we are called 1621 BC kasi we all agreed to it kasama yung team namin. And 1621 is an angel number, and angels in Greek are called angelos or the messengers. So me and the boys, we want to send a message to everyone of hope and love through our music. And yung BC pa namin, we have different interpretations of what BC means. But for me, yung BC means ano, beyond complete kasi we always aim for perfection. But yung boys, may kani-kanilang meaning din ko. Ano yung meaning yung BC nila? So let's start with next. Sa akin naman po, ang BC ay believe complete. Have you described to sa strong self-confidence or paniniwala po naman sa sarili? Akin naman po, yung BC means boldly captivated kasi I believe we represent different kinds of sexiness po in our own. Meron din siyang combination of course ng humility and confidence po. And ako naman po, BC for me is boundless courage po. Kasi po, our courage is limitless and we are not afraid whatever comes ahead. And sa akin po, ang meaning po ng BC is blessed circle po. Kasi po, we are blessed po with one another. Especially po, yung mga taong naniniwala po sa akin and yung family po namin. Sa akin naman po is beautifully charming. Ibig sabihin po nun, balance po yung youthfulness and charm. Okay. Next. Paano nabuo yung grupo nyo? What's the story behind that? And ano yung mga first impression nyo sa isa't isa? So, kami po, we all came from a show called Dreammaker from EBS-CBN. Okay. And then right after, I would say it's a God's perfect time kasi right after po ng show, nakilala po namin si DJ Jaiho, si Mami Jaiho. And then, timing lang po na yung PPL Entertainment, naghahanap pa ng boys to form a boy band. And then, si DJ Jaiho po yung naging tulay kung bakit po kami nakapasok po sa industry. Siya po talaga yung nabukas ng opportunity. Nabuo kami, and that's why, ito na kami yung 1621 BC. Pinakilala po kami. Nag-observe lang po pala si Mami Jaiho yung show sa Dreammaker Poster Play by Channel. Kasi di po namin alam na kung ano po pala kami bilang grupo. Yeah. Yung next na tanong ko, ano yung, syempre marami na rin tayong K-pop ngayon. Yeah. BGYO, SB19, marami na tayo nun. So, sa tingin nyo, ano yung kakaiba sa inyo na hahanapin ng audience na wala yung iba? Yung kakaiba sa grupo namin kasi,
gusto kasi namin ibalik lang yung ano yung classic. Kumbaga parang gusto lang namin may offer yung pure music. Kasi yung concept naman namin is ano yung more on boy band like NSYNC, Westlife, Backstreet Boys. We want to focus more on the vocal strength. But we also want to ano din to parang focus on dancing. Pero hindi kailangan at least balance namin siyang and I think yun yung gusto ng mga tao. Kasi yung P-pop industry ngayon is focus din more on dancing as of the moment. Mga beats na malalakas. So kami gusto lang din namin ibigay yung parang nakasanayan ng tao before. Gusto lang namin siya ibalik. Parang gusto lang namin magbigay ng fresh start ulit sa mga tao. So parang ang genre nyo is parang R&B. Yes. R&B show. Pero ang get maaari, ayaw po namin may makompare sa mga kuya namin. Kasi idol na namin sila tapos. Sila na lang yung ginagawa namin motivation. And yung group din po natin is influenced din po siya ng Korean K-pop po and Western. Bali yung training po namin is influenced by K-pop. K-pop, we surrender our phones. Yung nakadawi po ni train po. And how they discipline po. Ayun po siguro yung nakuha namin sa Korean side. Kasi galing din po kami sa Indian nature. So yung tinuro nila sa amin, dinadala lang din po namin kung nasa po kami ngayon. So gano'n na kayo katagal nagte-train outside ng Dreammaker? Almost 6 months. Almost 6 months. Ano-ano yung mga nagawa niyo na? More than 6 months. Ano-ano yung mga nagawa niyo na sa training na yun? Vocal, dancing. Bala may araw-araw po. Kami everyday. Schedule. Nagsistart siya ng 8 a.m. in the morning po. We go to gym po every day. And then after that, magla-lunch lang kami din. Parang 1 to 2 hours allotted for vocal training po. Yeah. Then after that, ano po, yung dance training po namin. Yun yung routine namin for almost 8 months po na nagtitrain po kami. Kasi nag-start kami, I think, late March na po. Kasi after Dreammaker po ng February, pahinga lang po and then March na mga, last 2 days ng March po, doon na kami nag-start ulit mag-training. Training kami. And so, magkakasama po kami sa isang doon. Ayun, yun yung itatanong ko. So, araw-araw magkakasama kayo? Yes, yes. Nagsasawa ba kayo sa isa't isa? Medyo po. Medyo po. Siyempre sa kanyang grupo, meron hindi na pagkakasundo. Ano yung madalas hindi niya mapagkasundo? Mga small ano lang kasi. Sino mo, kanino plato? May nagkakapikunan po ganyan. Pero at the end of the day po, naayos naman po namin, napag-uusapan. Kasi na po may ano din po kami. Example, sa Friday, nag-uusap po kami as a group. Sa open forum po. Magkakaroon po kami na ganyan. Kung may problema po ba kami sa isa't isa or may nagawa po yung isa sa amin, ganyan po. Wala naman nag-iiyakan doon sa open forum. Wala naman. So, madalas halimbawa may nagkape, kanina naputo lang may nagkape, hindi hinugasip nagkapehan, gano'n. Oo po, may mga ganyan po. Kasi nung plato to. Kasi po, walang gano'n eh. Parang siguro nung tumagal po, nadala nila yung comfort nila sa bahay nila. Naging bahay na rin yung dorm namin. Since iba-iba rin po yung ugali ng environment na kanilaki. Pero at least, ano po, nung mga kalagitnaan po, natuto na rin mag-adjust yung iba po kasi yun, na alam na rin po nila na parang na work din yung pinasok nila na hindi po kami naglalaro dito. So, yun naman po yung kagandahan sa boys na willing naman sila to take yung mga criticism as constructive po na kaya nilang i-take. So, ayun po. Hindi pa kayo nag-away-away sa baba. Ay, hindi rin po. Hindi po kami ganun. Kasi ano po yung yun namin, ano po, ayun po lang talaga namin yung disaster na sabi. Ang tagal po siya kami hinintay talaga yung moment na mapunta kami dito. Everyone po, lahat kami nag-visit ng kanya-kanyang mga bagay. Si Pat from Cebu, nearest niya pag-aaral niya, si Aswell Smith, James, si Will din po. So parang to be able to be here po, parang kailangan namin talaga as of the moment. Give up yung bagay na yun, so mapag-focus po. Dahil po kasi namin sinacrifice, yung family na rin po. Ganun. Pag-aaral niyo. Pag-aaral po namin. Nakatapos naman po, pero sila po. Nag-stop as of the moment, pero may balak po. May balak po next year if kaya po mag-aaral. Kaya po i-handle yung time. Tsaka ano po, strict po yung parents na. Yes. Totoo po yan. Masyado po kami maraming ginagawa para mag- Masyado po kami baby na mama. So kahit showbiz crush, wala kayo? Ay, meron. Meron po. So sino mga showbiz crush? Ito na, kami. From DJ. Yung bunso lang.
Lumipat po kasi ano eh. Pinapanood ko po ngayon yung ano. Get by Love. Get by Love. So yun, naging crush ko siya si Ben. Bel Mariano. Sa akin naman po ano si Catherine Bernardo po. Tigang crush na crush po. Dahil po sa galing niya po sa pag-acting po and yung personality niya rin po. Hiwalay lang sila ngayon. Charot. Just na. Next. Si ano po, Jillian po. Jillian Ward? Ah, Vincenzo. Ano tayo? Ako dapat si Anna, si Bel talaga, pero kasi bibigyan ko ng bata. Si Bel. Ano po, si Lexi Gonzalez, kasi sa ano, sa AOS. Siguro ano, kinuha po nila lahat ng crush ko. Siguro si ano na lang sa akin, si... ano, si Ate Julia. Ate Julia Barreto. Ako na po, si AC Bonifacio. Magaling po kasi sa mayroon. Sino ang pinaka-leader sa inyo? May ibang sa mga rules, mame-maintain po lagi kasi sa isang apartment kami yes, natin. Kailangan lang yung credit. And sa akin naman po yung pag-check po ng social media po ng group, individually po and as a group po. Kami pong dalawa. Kami po yung... kung ano na po ba yung status po ng ano po namin, ng mga accounts po, social media accounts. Ako naman po is... Ako po yung taga-surrender ng phones po na, taga-collect ng phones. Every 11 PM po kasi sinusurrender sa phone. Ako din po yung it's from Korean culture po. Sa Dreammaker din po namin siya nakuha. Sa surrender ng phones. Tsaka, kumbaga dinala po namin siya na routine ngayon. Sanay na kayo na walang phone. Sanay na po. Sanay na po. Wala akong kinotip paggabi. Kasi sobrang laki rin ng distraction talaga pag may phone. Pag may phone po paggabi. So bawal ang phone, bawal ang... Hindi naman po. Hindi naman po bawal. May time naman po. May sa gabi. Oo. Mahirap ka mag-jowa. Tutok kayo ng Dreammaker, di ba? Siyempre nandiyan yung Horizon 7. So sa utak nyo ba na darating ang panahon na sana talbugan namin to or masumikat kami sa mga sa grupo nito para ganun? Wala lang po kami na nisip na competition. Wala po. Hindi eh. Meron yung magbarang na lang, gusto lang namin na fair competition lang po. Kasi brothers na rin po namin yun eh. Same lang po kami ng pinanggalingan na siya. Yes po kami. Communication pa rin po kami. Bali yung competition namin po is yung sarili namin. Siguro po yun po. Yung biggest competition po namin is yung... Kasi kailangan po namin mag-improve, lalo na po sa every performance po nang gagawin namin. Peep-up po yun. Tsaka hindi kami nanalo dun sa Dreammaker, so... sa competition talaga. Pero alam niyo, minsan sinasabi na namin, minsan yung mga hindi nanalo, yung pag-nauna sa mga nanalo. Correct. Minsan ha? Sana po. Manifesting. Manifest po. Pero nung hindi kayo napili for Dreammaker na yung mga nanalo, no? Naisip nyo ba na ano, baka hindi na ito mangyari, ganyan? Or tapos na talaga yung dreams nyo? After po nung ma-eliminate ako, honestly po, nagdamdam po ako nun eh. Parang masakit siya sa umpisa, syempre. Pero ang thinking ko pa rin po nun, mag-audition pa rin po ako sa same na gagawin po. Or same, mag-group pa rin po ako kasi gusto ko po talaga. Mm-hmm. Ako naman ano po, yung Dreammaker actually yun na yung last, ano ko, last group ko. Yun na yung last chance na binigay ko sa sarili ko. Kasi since 2018, ano, laman ako ng mga auditions before sa commercials and mga runway sa ano. Nagbidaman na din ako before sa Showtime, yung mga online nung pandemic na type na. So parang at some point, parang sabi ko, okay, ano, last chance na. Kapag di talaga nag-work, wala eh. Ano, let's focus na lang dun sa, ano, sa work. Kasi nakagraduate naman na din po ako. So parang ready ko na siya sana i-close. Kaso, yun nga, luckily dumating si Mami Jaya ko, na-introduce kami kay Tito Perry and na-approve kami. Na-approve kami to be here sa PPOP. So, ayun, malaking bagay po na ano na
na ito yung ginagawa ko ngayon kasi ito talaga yung gusto mong gawin. And then us, kami pong lahat sobrang unexpected po talaga ng mga nangyari po sa amin kasi sobrang bilis din po nung facing po ng journey po namin. Kaya sobrang thankful po kami kay Tito Perry din po and kay DJ Jaya po na binigyan niya po kami ng opportunity po para po ipagpatuloy po yung nasimulan po namin ng pangarap games. Ako po, from akala ko po, nung na-eliminate na po ako, babalik na po ako sa Cebu kasi Dreammaker po, yun na po yung pang 21 ko po na audition. Kasi from before pa, nag-audition na po talaga ako sa, kahit saan po sa Bohol, sa Negros, sa EBS. Dumating po sa point na, ano, doon kami natulog ni Mama sa labas ng EBS para mag-audition. The whole day, yung pagkain po namin, Skyflix. Ganun ko po talaga ako gusto mag-perform, yung hunger ko po. Ma-achieve po yung dream ko po. Yes. And po, unexpected po na pinakilala po ko sa People Entertainment. And ayun po, ito na ako naman po nung bata ako, nagko-commercial po ako, yung ad pati, umaacting po ako. Tapos ito po yung dream maker. Hindi ko po talaga expected na mapupunta ako din. Kasi nung bata ako gusto ko talaga mag-artista. And hindi ko talaga nakikita yung sarili ko dati na mag-perform sa maraming tao, ganun, kumanta, may dancing po. So yun, ang dami ko lang natutunan sa dream maker na akala ko yung mga bagay na kala ko hindi ko kaya gawin, tapos kaya ko pala. And nung na-eliminate ako, masakit din kasi parang isa na lang eh, nandun na sa finals. Tapos, yun, pero grateful pa rin ako din po na nakabot ako sa ganung stage kasi. Ako naman po, nung na-eliminate po ako, umuwi na po ako ng Cebu kasi matagal-tagal pa pong ano, matagal kaming nag-vacation ni Mama dito. So, umuwi na kami ng Cebu. Tapos po, nalaman po namin na pinapabalik po kami para sa Grand Finals. So, pinapabalik po kami. So, napag-isipan po namin ni Mama na ano, na i-take na lang yung ano para bumalik dito sa Manila. Baka may mapuntang opportunities. So, yun, bumalik po kami dito. And nafe-feel ko din eh. Minamanifest ko talaga dati pa na ano, sana mapasok ako sa industry. So, bilang youngest, first mo ba ang Dream Maker? Opo, pinaka first ko. Pero madami na din po akong na-audition dati pa. So, dun po nagbago talaga yung buhay ko bigla. Nung napunta ko sa Manila. First time ko din mag-Manila nun. Same yun, first time din po na. First time lahat? First time. Adjustment, diba? Then you mentioned na nag-act ka nung bata ka. So ano yung mga parang shows or yun na nasalihan mo? Galing po ako sa Tropang Kulit, sa TV5. And then, more on commercials po talaga ako yung TV5. Mm-hmm. Parang Smart, Rockwell, ganun po. Yun po yung focus ko dati. Tapos next stop lang po ang gawa po ng school ko. Ito na lang po yung pinaka-isip ko yung dream maker po. Parang unexpected po talaga na napunta ako sa show. Pero yung pagpasok sa pag-arte, pagsapak, nasa utak mo rin na umarte. Siguro po pag nabigyan din po. Pag nabigyan po, open naman po kami sa lahat ng opportunities. Pero ngayon po naka-focus po kami. Hindi ba maas? Joke lang. Bagets pa. Bawal po. Bagets. So ilang years ang binibigyan nyo sa sarili nyo para umangat yung grupo nyo, makilala yung grupo nyo. Na pag na-reach namin ito, hindi ang na-reach, titigil ka pag hindi namin na-reach ito. Di po po namin naisip yung may hindi pa po ba nakapag-isip. Pero may, ano po kami, 5 years na contract with Tito Perry po. And ano po eh, parang as of the moment, gusto lang namin talaga yung focus po. Tsaka gusto lang po namin enjoy yung process na ginagawa namin. Kasi personally, naniniwala po talaga ako na nandito kami lahat. For a reason naman talaga. At hindi na namin pinagdaanin yung mga bagay na gano'n. Kung hindi kami up for bigger things talaga in the future. So ano po, malaking bagay din siguro yung prayers and manifestation na we will achieve big things soon. And dahil din po namin i-pressure yung sarili po namin. Basta i-enjoy lang po talaga namin itong process. May debut single na kayo, di ba? Yes, yes. Po. Anong reception ng tao dun sa single nyo so far? Di ba chine-check nyo yung... Yes. Actually, like, ayun nga po, nagbabasa po kami ng mga comment po sa social media. Kasi ako rin po yung nag-check ng mga social media namin. And mostly po ang nababasa po namin is yung mga
may mga negative side po talaga. Bash ko. Bash po talaga. Yung concept po namin, pinupuna po nila. And yung styling po namin na nag-aala Korean nga daw po ganyan. And parang di na din po bago yun sa pinasukan po namin. Yes, industry. Kasi yun po talaga yung napupuna. Siguro, magkakaroon, ay, iti-take din po namin yun as ano. Constructive criticism yeah. po. Para po mas magkaroon po ng improvement po yung group namin. Ayun po. Actually, mataas yung engagement kahit po paano ng ano yun, nung na-release po namin. Kasi madaming mga comments, halo-halo may positive comments. And at the same time, meron pong mga negative comments. Pero, ayun po, napapag-usapan naman po ng boys and ng management na ano, willing naman kami i-take po mga criticisms niya. And may turn po siya into positive in the future po. Siyempre, we're still ano po, working hard and doing our best para at least kahit paano mag-improve po and mas makapagbigay pa ng maganda. Pero yung laruan po kasi, yung feeling ko po yung pinaka nagustuhan kong comment na nabasa ko din is parang nagustuhan din yan. Kasi binabalik nga po yung 90s vibe. Parang inching them vibe. Yun po yung highlight na nakita ko na nakapagba. At least na appreciate ko nung record. Laruan ng title ng music. Yes, yes. So makapaglaro ba kayo sa ito? Hindi po, bali yung meaning ng kanta yung ano, babae yung mapaglaro. Babae yung maglaro. Yung babae yung maglaro. Yung babae po kasi talaga yung mapaglaro doon sa kanta doon. Nabiktima na ba kayo ng babae mapaglaro? Bilang mga buckets? Yung mga buckets-buckets lang na ano din ba? Yeah. Siguro. Siguro po before po. Before. Kasi nagaling high school ay normal naman po. Normal po sa amin. Normal lang po. Lagos heartbreak. Normal naman po sa amin. Pinabanggit ko kanina yung parang mga buwan sa inyo, mga bash na ano, may mga negative din. Ano yung pinakamasakit na nabasa nyo na ito? Negative na ano sa inyo? Wala katawa mo. Actually, pinagtatawa na lang po namin sa dorm yung mga bash po na. Meron pa ano, Power Rangers daw kami kasi daw yung bully namin. Opo. Kasi may mga nagsisend po ng mga sisiw po na picture. Sisiw! Popcorn sa perihan. Sabi? Opo. In colors. Tapos may nag-comment pa, sabi mo, tutulog na lang, may sasayaw pa. Mas guwapo na po yung mga backup dancers kasi sa amin. Opo. So, paano nyo hinahandle? Pinagandaan na po namin. Iisip namin supporters namin. And pinagandaan na din po namin na alam po namin na may bash. Kasi dati po lang po, nag-usap kami na, guys, baka mabash tayo. So, maging ready na lang po kami. Tapos yun, pinagtatawa na lang po namin. Hindi naman po namin masyadong dinagawa po namin gano'n. Tumatawa na talaga lang. Hindi ba ano yun, mga fans ng ibang group? Kaya kayo na po? Possible. Iba po siguro, trolls po. Pero at least may time po sila, marami silang time. Marami silang time para mag-aaral. Para punahin po yung mga... So, anong mensahe nyo sa mga basher nyo? Keep on bashing. Love you. Mahal namin kayo. Thank you for watching and giving time sa mga pinagkagawa po ng social media. Yes, we appreciate it po. Love you guys. We love you bashers. Pero bakit ang strong nyo na pagdating sa ganyan? Kasi usually, lalo na ikaw ang very young, di ba? So, pwedeng parang soft pa or... Kasi first nyo lahat, so hindi naman kayo sobrang sanay na gano'n. Unless dati pa lang binabash na kayo, hindi naman siguro, di ba? Bali, positive lang din po yung mind namin kasi parang, di ba, makaka-benefits din kami dun. Kasi, binibigyan nila yung time nila sa amin, gano'n. So, and tinitigdan po namin yung bawat isa po eh. Like, ayun nga po, pinag-uusapan po namin siya ng magkakasama po. Para i-check din po kung may naa-apektuhan po ba sa... mga pinagsasabi po ng tao sa amin. And thankful na rin po kami sa gumagate sa amin, sa manager po namin, DJ Jayo, na yung mga basher na wala lang naman yun, parang sila lang din yung magiging daan. Yeah, it's part. Yes. Part po kasi hindi naman po... Hindi po lahat ng tao magugustuhan po talaga kami. Hindi po lahat mapipilisin din. Tsaka as long as we have Peter Perry and yung management na naniniwala po sa talento namin. Yes. Lalaban ka. Jaiho ba ano? Kung manager nyo dyan, hindi. Ano lang? Bali siya po yung naging bridge po. Para po mabuo. Siya po yung nag-introduce sa amin kay Tito Perry po. PPL Entertainment. Pwede nyo kaming sampulan ng, laro. Yan! Laro. Records nila.
for this.